Sa kapila ng pagiging malaganap ng mga women's rights movement, marami pa rin mga kalalakihan ang nabibihag sa tradisyonal at baluktot na pag-iisip. Para sa kanila, ang babae ay nabubuhay lamang upang pagsilbihan ng mga lalaki. Sumunod sa kanilang mga ipinag-uutos, maging pipi at bingi sa kanilang mga kamalian. Ito po ang tatalakayin ng ating kasaysayan ngayong gabi na nagmula sa liham ni Connie. Tunghayan po natin. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaling. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Masusurpresa yan pag nakita niya tayo. Hey, Julie, ha? Bye, guys, bye. Tao po! Tao po! Ray! Ate! Ray! Kumusta? Mabuti. Kumusta ka na, ate? Kaya... Amoy pawis ako. Amoy pawis rin naman ako eh. Kaya ako kasi nagtatrabaho eh. Oh, sige. Pumasok na muna kayo sa loob, ha? At susunod ako. Liligpit ko lang itong mga kahoy. Ate, ako nang bahala dyan. Pumasok hindi, na kayo dalawa. Hindi. Nako, baka mamaya makita pa tayo ng mga kuya eh. Kagalitan na naman ako. Sige na, at saka isa pa. Pagod ka na galing sa biyahe. Pasok na ron. At magmerienda kayo. May suman doon. Sige, Connie. Sige, pasok kayo. Kayo oh, sige, pasok. Dear Charo, magandang araw sa'yo. Itago mo na lamang ako sa pangalang Connie. Ang kasaysayang aking ilalahad ngayon ay nangyari sa aking hipag. Tawagin na lamang natin siyang Leonor. Nag-iisang babae si Ate Leonor sa limang magkakapatid. Ang kanilang bunso ay ang siyang napangasawa ko. Taong 1983 nang umuwi kami ni Ray sa bayan nila sa Batangas. Ilang taon din kaming hindi nakadalaw doon. Marami ni Ring naikwento ang asawa ko sa akin tungkol sa hindi magandang pagtrato ng kanyang mga kuya sa kanyang nag-iisang ate. Noon ay hindi ako naniniwala sa karamihan ng mga ikinikwento niya. Ngunit ako mismo ay nanlumo nang aking masaksihan ang pang-aapi nila kay Ate Leonor. Leonor! Ano ba? Nagtatakot ka na! Hindi sabihin sa baw! Hey, Leonor, bitin na kami dito! Nandiyan na eh! Akin to! Akin nga yan eh! Akin nga eh! Akin to! Hindi, ito kayo! Akin yan! Huwag mong umbir. Mag-
Tatagal ba kayo dito? Hindi naman siguro, kuya. Mga tatlong buwan lang siguro. Pero huwag kang mag-alala, kuya. Kausap ko si Mang Berting kanina. Sabi niya sa akin, sasama niya raw ako sa manggahan niya. Kasi pa paano, kikita din ako ng pera niya. Ano ba? Ang ingay-ingay mo dyan, ah! Bilisan mo dyan! Eh, gusto mo naman, eh. Sumama ka muna sa sugalan sa akin. Huwag na lang, kuya. Hindi ko kaya niya. Sa bagay. Eh, sa pe, medyo mahina ang sugalan ngayon, eh. Takot ang mga tao. Alam mo ba naman, tol, in-raid kami ng isang buwan? Pero wala yun. Hindi mo akong beer. Drama lang yun. Nagbibigay naman ako buwan-buwan kayo, ano, eh, Coronel. Lalo, sa mga epekto. Tatakot silang pumasok sa sugalan yung mga tao. Bali, kaya yung ano sa akin? Kontento na rin ako dun sa offer ni Mamberti sa akin. Malapit na naman ang anihan, eh. Da kasi naman ikaw, eh. Sasali-sali ka pa sa strike na yan. Wala ka tuloy trabaho. Maganda naman kasi, kuya, pinaglalaban ng union namin, eh. Nandudula ako, tama, kung tama, kaso wala ang kita. Pero pag natapos naman yung gulo, maganda naman yung trabaho namin, tataas yung sweldo, at saka yung mga benefits bibigay sa amin. Mm-hmm. Para may punto si Ray doon, kasi kung hindi nila ipaglalaban ang karapatan nila, patuloy sila nga api yung mga lalaban nila. Ano ba? Sabat ng sabat eh! Mabuti pa, bumalik ka sa itaas. Kunin mo yung pera sa bulsa ng polo ko. Bili mo ako sigarilyo. Hindi, kuya. Ako na lang. Ate, ako na lang. Babayaan mo siya. Nagkukwentuhan tayo eh. Hindi, kuya. Kasi malayo yung ano, tindahan sa isa pa. Madilim na eh. Sana yung si Leonor dyan. Oh. Ano pa yun eh? Initingin-tingin mo dyan. Baka bihan yung buhos ko sa'yo! Ay, tisay, tisay. Dalawang sigarilyo sa akin, ha? Ako, tira-tira. Titingin-tingin ka pa dyan. Connie, pasensya ka na sa atelier mo, ah. Medyo may kahinaan yun, eh. Hindi kasi gaano nag-aaral yun, eh. Oo. Hindi ka, kami, graduate kami. Tapos kami ng finish. Linisin mo yung sapatos ko, ha? Gusto ko yung malinis na malinis. Asa na yung t-shirt na pinaplano ko, sir? Mamadali ako. Kuya Luis, iba na lang. May t-shirt ditong... Bakit? Sige na. Anong ginawa mo rito? Si Kuya Andy, pinatong. Yung sapatos niya. Eh, taka ka pa na. Ba't di mo pinagbawalan? Ang bilis, eh. Sumasagot-sagot ka pa! Tangahan mo at sisisi mo sa ibang tao. Hoy, laban mo yan, ha? Gagamitin ko bukas yan. Ay, Connie, pakiusap lang, oh. Pakitingin nga yung niluluto ko sandali, baka masunog. Sige na. Satsat ka pa ng satsat dyan. Ate, ang aga-aga pa, naglalaba ka na. Ako,
Kailangan kong tapusin to bago magising si na Kuya Hermie. Alam mo naman naman ngayon, pag nagising na, wala nang tigil ang utos. Hindi ko na matatapos ito. Hoy, ano yung ginagawa mo dyan? Itulungan na kita. Huwag na! Magalit si Ray. Hindi ka nun si Ray, hindi magagalit yon. Iba ugali nun kina Kuya Hermine. Alam ko. Alam mo yung kapatid kong yan, magmula pagkabata pa namin, ayaw niya nakikitang nahihirapan ako o sinasaktan ako ni na Kuya. Mahal ako yan. Eh bakit ka ba pumapayag na tratuhin ka nila ng ganyan? Anong gagawin? Ano wala? Eh di lumaban ka. Paano? Eh di huwag mong gawin lahat ng pinag-uutos nila sa'yo. Ay, ako. Para ano? Para bugbugin na kayo, Kuya Hermie. Hindi mo palubusang kilala yung mga yan. Sinasaktan ka ba nila? Pagka hindi ako sumusunod sa mga utos nila, kapag sumasagot ako ng pabalang-balang, pinagbubuhatan ka ba nila ng kamay kahit na babae ka? Dahil babae ako. Alam mo, ang mga yan, ang katwiran, pinaiiral, pag babae ka, tagasunod, tagasilbi. Inaanal na yan sa tatay ko. Alam mo, matatandaan ko pa nung maliit ako. Nung nabubuhay pa ang nanay ko at ang tatay ko. Laging sinasaktan ng tatay ko, nanay ko. Kesyo, matigas daw ang ulo, lumalaban daw, sumasagot daw. Tapos, tandang-tanda ko pa yung palaging sinasabi ng tatay ko sa nanay ko. Ang Diyos kapag ginawa ang babae, para lang sumunod at magsilbi sa mga lalaki. Kaya yan. Sa tatay ko. Pero bakit hindi ganun si Ray? Hindi siya ganyan mag-isip. Para sa kanya, lalaki at ay babae pantay lang. At saka ako, pinababayaan niya akong gawin ang gusto ko basta hindi masama. At saka pag may isang bagay na dapat desisyonan, hinihingi niya opinion ko. Kahit kailan, hindi ako minaltrato mo. Kaya maswerte ka kay Ray. Hindi ka tulad ng mga naging girlfriends ng mga kuya ko. Hindi tumatagal, iniiwan sila agad. Eh kahit naman ako, lalayasan ko sila, no? Eh, yun ang kaibahan ng mga babae nila at ang sarili ko. Sila pwede nilang iwan yung mga yan. Ako hindi ko magagawa. Bakit naman? Eh, kasi mga kapatid ko sila. Sa kanila ako nakatira. Eh, kapag lumayas ako, saan ako pupunta? Tagal ko nang natanggap. Ganito na lang ang buhay ko habang buhay. Tagasunod, tagasilbi. Huwag ka magsalita ng ganyan, Ate Lenore. Magbabago rin ang buhay mo pag nag-asawa ka na. Nagtataka ako kung bakit hindi ako sinagot ni Ate Lenore. Lagi niyang iniiwasang pag-usapan ang tungkol sa pag-aasawa. Ang tanging sinabi niya sa akin ay hindi pa raw siya nagkaka-boyfriend sa buong buhay niya. Noong una, ang akala ko ay natatakot siya na baka sapitin lamang niya ang naranasan ng kanyang ina. Ang buong akala ko ay naging man-hater na siya dahil sa kalupitan ng kanyang mga kapatid na lalaki. Nagkamali pala ako. Gustong-gusto pala ni Ate Leonor na mag-asawa. Pero may humahad lang sa kagustuhan niyang ito. Kaya ayun, anong gagawin?
gagawin ko? Eh, baka mamaya... Inar! Inar! Halika! Nagkat dito! Halika! Halika! Sandali na! Yan pa'y pinagmamalak mo! Ha? Abel! Ikaw mo na ko eh! Ang pinagsasabi mong paglalaban mo pag-ibig mo sa kapatid ko? Ha? Ngayon, umabang ka! Tama na! Ano? Hindi lang ko na kong pag-ibig mo sa utol ko? Ano yun? Hindi ka nasusulat sa kanya, no? Hindi ka nasusulat, no? Tama! Dahil pag pinagpatuloy mong panliligaw mo sa kanya, hindi lang niya naabutin mo! Tama na yan! Bigyan ka! Tama na! Ano nangyayari dito? Yang gunggong na yan, masyadong malakas ang loob manligaw sa ate Leonor mo! Sige! Iatid niyo na yan. Iparada niyo sa kalye na makita na lahat nang matakot na kung sino man ang may intensyong maligo kay Ate Leonor nyo. Sige na! Kuya, ba't yung ginano'n yung tao? Ano ka mo? Bakit yung ginulpi si Abel? Alam mo naman, sa lahat na ayoko, yung may manliligaw sa Atel Leonor mo, masyado matigas sa ulo niya. Kaya yun nangyayari sa kanya. Kuya, ba't ayon yung paligawan si ate? 28 anyos na yun, kuya. Diyos ko, pabayaan mo naman lumigaya yung tao. Lumigaya? Kung lokohin siya, yung ba sinasabi mo ligaya? Ayaw ko lang masaktan ng ate mo. Ayaw mo masaktan, mawala ng alila. Huwag mo akong pinagsasagot ng ganyan, ha? Baka nakakalimutan mo. Mas matanda ako sa'yo. Kayong dalawa, huwag niyo akong pupunuin, ha? Baka palayasin ko kayo dito sa bahay! Tayo dito. Bumalik na tayo sa Davao. Connie, hindi pa naayos ang gulo sa kumpanya namin. Basta ayoko na dito. Hindi na ako makakatagal dito. Hindi pa po pwede. Wala pa tayong kapera-pera. Alam mo naman yun eh. May konti pa naman tayong naipon eh. May pamasahe pa tayo. Pamasahe oo, meron. Pero paano pagdating sa Davao? Saan tayo titira? Pinalayas na nga tayo doon sa apartment natin dahil hindi pa tayo nakabayad eh. Hindi sana binenta ng tatay yung bahay namin. Hindi sana may matitirang tayo ngayon. Huwag kang mag-alala. Pag natapos yung gulo sa kumpanya namin, uwi na tayo sa Davao. Pero sa ngayon, konting tiis muna. Okay? Kung ano may nakita mo, kung ano mang marinig mo, huwag mo lang pansinin. Huwag kang papapekto. Pwede bang hindi ako magpa-apekto? Hinaawa rin naman ako kay Ate Leonor eh. Babae ako, babae rin siya. Nararamdaman ko rin yung sakit na nararamdaman niya. Porke ba babae siya, dapat niya natratuhin ng ganun yung tao? Connie, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero ako nga na sarili kong kapatid yung wala akong magawa. Ikaw pa kaya?
please, pangako mo sa akin na hindi ka makikialam. Na kahit anong mangyari, hindi ka makikialam. Please? Alam, tulong tayo. Sige, mauna ka. Nasunod na ako. Sunod ka agad, ha? Gabi na. Wala pa si Ray. Baka inulan na yun. Ano ilang taong ka na? 23. Buti ka pa. Sa edad mong yan, ito na ang buhay mo. Samantalang ako. Ate, gusto mo pag umuwi kami ni Ray sa Davao, sasama ka na lang namin. Doon na tayo titira. Talaga? Oo, wala naman tayo magiging problema doon. Sama-sama tayo, tulong-tulong. Ate, bakit? Sarap sanang isipin na sasama ako sa inyo sa Davao. Pero, hindi naman papayag ang mga kuya ko eh. Pero ate... Anong! Ah. Balik mo sa akin yung perang kinuha mo rito. Pera? Huwag mong painitin ang ulo ko, ha? Ha? Nawawala yung 500 ko rito, kinuha mo! Wala naman talaga akong alam dyan, eh. Huwag ka sinungaling, ha? Ha? Kuya, baka naman nahulog lang yung pera. Hoy! Huwag kang makialam! Ha? Kapag hindi mo binalik yung 500 ko, gugulpihin kita! Wala naman talaga ako alam dyan eh. Ah, ganun? Kuya, wala ka alam! Ha? Kuya, wala ka alam! Kuya, kuya! Kuma na yan! Ano ba nangyari? Kagad ko! Hindi ba yung 500 ko sa pita ako? 500? Kuya, hindi mo binigyan mo si Kuya Ani ng 500 kagabi? Binigyan ko ba? Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Kaharap niyo pa nga ako eh. Sinabi mo sa kanya na malakas yung dilihensya mo kaya binigyan mo siya ng balato. Ano ito ako? O binigyan ko nga, nakakalimutan ko. Sige. Alam mo, sinauna talaga mga kapatid mo! Ate. Lumipas ang mga araw at habang nagtatagal kami ni Ray doon, lalo kong nasasaksihan ang mga paghihirap ni Ate Leonor sa kamay ng mga walang pusong bayaw ko. Pero nagagawa pa rin niyang tiisin ang lahat. Isang araw,
nagsahilin din ako. Oo, oh, maraming sir. Ah, Leonor, tigil mo muna yung ginagawa mo. Ah, Connie, bumili ka muna ng soft drink sa tindahan. Sige na, bilisan mo. Ah, Kapting! Bili. Ah, Ken, okay. Tuloy ka muna sa... Oo nga, ngayon na lang ako nakapasok dito sa bahay niya. Pasensya ka na sa bahay namin, ha? Hindi, okay lang. Ikaw naman. Kahit, ako naman kahit saan eh. Ah, Kapting, si Leonor, kaisa-isang babae sa pamilya. Ah, siya si Kapting, bagong kaibigan namin. Anak ni Mr. Ambrosio, yung may-ari ng bagong planta dyan sa tabi ng ilog. Eh, kumusta ka, Leonor? Tapos, hindi ka lang pala. Huwag dyan! Dito! Ha? Dito? Dito? Ano gamit eh? Hindi. Salamat. Sige na. Salamat ha. Diyan muna kayo. Ang kukuha ka ng mga kain. Uy, huwag ka na mag- Diyan lang kayo. Hindi ako yun. Ako na! Mag-usap muna kayo. Okay? Sige, man. Napay din tong kapatid mo. Matagal ka na bang nananahi? Oo. Uy, alam mo may suggestion ako sa'yo. Minsan, pag may mga damit kang may sira na ganyan. Meron kaming patayian, may mga tatlong mananahi kami. Sa nanay ko yun eh. Minsan, kung gusto mo, patahin natin doon. Amen. Dito. Diba? So, drink pa ito. Oo. Sige. Sandali lang. Thank you, man. Salamat, ha? Basong may elo. Ha? Huwag na rin. Okay nito. Malaming naman, ha? Hindi. Dari din yun. Leonor, pabayaan mo na si Andy magligpit niya. Oh, ako na ako. May malaga tayong pag-uusapan. Tulungan naman ako dito. Oh, ikaw naman ako kumain. Oh, pagandaan niyo si Leonor. Lagi na lang kayo inaasikaso eh. Oo, okay. Okay. Ito ulam. Alam mo, Leonor, pakisamahan mo mabuti si Carding. Mmm! Mayaman yung taong yun. Ba, tsaka paldo, paldo. Ba, sipi mo na lang, ha? Mabait. Tsaka magandang lalaki rin yun, Leonor. Kuya ng mapapangasawa mo, sigurado makakaahon tayo sa hirap. Oo naman. At saka ano, siyempre pa gagawin natin ano, in grande yung kasal ninyo, di ba, Dol? Mm-hmm. Kaya, pakitaan mo na mabuti si Carding. Akitin mo. Pag niligawan ka, sagutin mo. Pag inalo ka ng kasal, tanggapin mo agad. Ang importante lang, huwag mong kalilimutan yung sustento namin buwang buwan. At siguruhin mo, malagay rin sa pangalan mo lahat-lahat ng ari-arihan niya. Conjugal property yata yun. Ano man ang mangyari, may makukuha ka. Naintindihan mo. Di bale, saka ako nalang ipapaliwanag sa'yo. Ang importante lang, siguruhin mong magustuhan ka niya. Sa tingin ko naman eh, malakas ang tama niya sa'yo. Iba ang tingin niya sa'yo. Ah, bukas nga pala eh, susunduin ka niya. Susunduin, kuya? Bakit? Saan siya napupunta? Ikaw naman, Tolo. Ninervous ka naman agad eh. Mamamasya lang sila. Hindi, ganun. Kaya magpaganda ka. Magpa-sexy. Huwag mo kalilimutan. Ito na ang pagkakataon natin. Kung kinakailangan pagkutin mo, gawin mo. Ako ang bahala. Ako ang bahala. Huwag na kayo sumabati. Sa akin, kuya, limang buling. O, ako rin, kuya. Ang kuya, baka naman minumusin niyo na naman ako, ha? Huwag niyo akong kulitin, ha? Baka magbago pa isip ko. Basta akong bahala. Okay. Siya na yan? Sumo. Oh. Oy. Kating. Gandang gabi, ha? Ah,
Ay, ikaw pala, pare. Pin! Magandang gabi sa inyo. Puwag ka muna. Salamat, ha? Sandali lang, nagbibigay si Leonor, eh. Oo, sige. Teka, malulungkot yata ang mga itsura niyo, ah. Min, may problema ba? Meron eh. Ano ba yun, Min? Kasi, alam mo, medyo mahina-mahina ang siugalan. May problema. May kompormiso kami. Eh, baka naman may tulong ako. Magkano ba yun? Malaki. Magkano ba yung malaki? Bente lang? Awe, papahiram ko sa inyo yan. Yun oh. Na. Ha? Eh, ang problema nun, kung kailan yung bayaran eh. Men, huwag na muna natin pag-usapan yan. Pag maluwag na kayo, tsaka na. Maraming salamat ha. Makakahinga na ako ng maluwag. Oo, oh, may ayos lang. At least nakatulong ko sa inyo, di ba? Eh, sino? Sino? Just a talk, guys. Sandali. Oo, nakakaya naman dito kay Karting. Isa mo. Oo, oh, yung tatay mo dyan naman. Karding, ikaw na bahala sana kay Leonor, ha? Alam mo naman, kay isa-isang babae sa pamilya eh. Min, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Umasa kayo sa akin, hindi mo pa paano si Leonor. Akong bahala sa kanya. Salamat ha. Yan naman ang inaasahan ko eh. Sige, umalis na kayo para makapamasyal kayo. Leonor, gandang gabi sa'yo. Paano men? Tuloy na kami, ha? Ding, ha? Yung paano? Ay, oo. Oh, bukas na umaga, pwede. Gabi na kasi. Sige. Ha? Asahan ko, ha? Okay, oo. Sige, ingat kayo, ha? Pwede, ha? Tuloy na kami, ha? Sige, ingat kayo. Okay, okay. Leonor, papabay ka. Salamat, ha? Bale, salamat, ha? Good night. Ingat. Gusto kong sumigaw ng mga oras na iyon. Matapos nilang paghigpitan at pagbawalan si Ate Leonor, ay ipinagtutulakan naman ngayon kay Karding. Gagamitin lamang nila si Ate para makakuha ng pera sa mayamang si Karding. Sa paglipas ng mga araw, napuno ko ang unti-unting paglalapit ng kanilang kalooban. Naging masayahin at masigla si Ate Leonor sa tuwing dadalawin siya ni Karding. Kakaiba ang kislap ng kanyang mga mata sa tuwing sila ay magkasama. Bakit? Buntis ako.
Isang buwan na akong di dinaratnan eh. Paano yan? Anong paano? Di magpapakasal kami. Nagmamahala naman kami eh. Tsaka yan naman ang gusto nila, kuya. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap kong makagawa ng sarili kong pamilya. Makakalaya na rin ako sa impyernong bahay na ito. Ano ba yung magandang balita ang sasabihin mo sa akin? Handa ka na bang marinig? Kanina pa, no? Biti na nga ako eh. Ano ba yon? Buntis ako. 2 buwan. Matutupad na rin ang pangarap ko. Gusto ko magkaroon ng sariling pamilya. Pwede na tayong magpakasal. Hoy, ano ka ba? Hindi ka ba natutuwa? Hindi naman magiging madali ang lahat eh. Siyempre, pagpaplanuhan natin ng mabuti. Tsaka pag-iisipan natin. Ngayon lang yata ako ikakasal. Hindi tayo pwedeng magpakasal. Ha? Mahal na mahal kita. At alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Pero naglihim ako sa iyo. Meron akong asawa at 2 anak. Pero hindi na kami magkasama. 5 taon na kami hiwalay. Leonor, hindi ko na siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Kaya lang hindi kita pwedeng pakasalan. Dahil sa mata ng batas, siya pa rin ang asawa ko. Leonor, makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin. Hindi kita niloko. Mahal kita. Kaya akong nagawang maglihim sa'yo. Dahil ayaw kita masaktan. At para patunayan ko sa'yong mahal kita, gusto mo magsama na tayo. Ituturing kita maging asawa. Ano ba naman yung marriage contract? Papel lang yun. Ang importante, ang nararamdaman natin sa isa't isa. Mahal na mahal kita. At alam ko mahal mo rin ako. Ay, naguguluhan ako. Leonor, magsama na tayo. Magsama na tayo.
Pero ang mga kuya, pag nalaman nila, papatayin ako noon. Hindi natin sasabihin sa kanila. Hindi natin paalam. Luluwas tayo ng Maynila. Magtago tayo sa lugar na hindi tayo matatagpuan. Mahal kita. Pinagtapat sa akin ni Ate Leonor ang lahat at nagdesisyon siyang sumama kay Carding ng araw ding iyon. Sumula. Baka itinakbo na na itong gagong Carding na yun eh. Di ba ikaw naman nagsimula ng lahat? Ikaw yung nagbubuyo sa kanilang dalawa eh. Ano ka mo? Oh, di ba ikaw yung nagutos kay Ate Leonor na aakitin yung Carding na yan? Doon nagsimula ang lahat, kuya. Ngayon nagmamahalan na sila. Ikaw naman itong galit na galit. Hindi naman ako doon nag-aalala eh. Magtatanan, edi pakasal. Ang kinagagalit ko lang naman eh. Wala man lang yatang planong magpaalam sa atin. Eh pag nagkagano, may hindi tayo maaambunan ng swerte. Yan ang hirap sa inyo eh. Alam niyo, puro pera ang nasa isip niyo. Tadong to ah! Kuya! Kuya, kuya, konti lamig, kuya. Kuya! Kuya! May balita. Masama eh. May sabit na pala tong si Carding. Ano? May asawa at anak na siya. Kinasalan siya sa ibang babae. Bale, hindi nga pwedeng pakasalan siya din, no? Labas nun, disgrasyada siya. E paano pa siya makakuha ng kayamanan kay Carding? Sablay. Suluhin ang swerte, ha? Wes! Makinig ka sa akin. Wala ka na maihita kay Carding. May asawa na siya at dalawang anak! Hindi ka na niya pwede pakasalan. At wala ka na rin makukuha sa kanya! Edin niyo mo! Ginagalang niya ako! Hindi katulad ninyo! Basta ako!
Andi ka! Kuya, punta sa akin yun noon! Ang pagbayaran ni Carding ang ginawa niya kay Leonor. Ano kuya? Hindi ko naman pwedeng pakasalan si Leonor eh. De, demanda natin. Yan ang demanda. Bawal yata yung mga liwa. Di ba bigamia yun? Tanga mo naman. Hindi naman sila kasal. Paano may didemanda ang bigamia? Simpleng-simple lang. Pilitin natin sila magpakasal. Tama si Andy. Didemanda natin siya. Pero palalabasin natin na kinidnap niya si Leonor. Kuya, hindi ako papayag ng ganun. Wala ka namang magagawa eh. Gusto ko lang pagbayaran ni Carding ang ginawa niyang panloloko sa'yo. Makukulong siya pagbabayarin pa natin siya ng malaking halaga. Maraming pera yun. Kung nakalusot siya sa unang plano ko sa kanya, dito, hindi. Ipakukulong natin siya. Simple lang naman ang sasabihin mo eh. Sasabihin mo lang na dati mo maliligaw si Kandi. Binasted mo. Isang umaga, pauwi ka ng bahay. Hinarang ka niya at tinutukan ng punyal sa leeg. Sa pilitan niyang kinuha ang iyong pagkababae. Maraming beses na ulit ito. Sa bawat may pagkakataon, tinututukan ka ng punyal ni Carding sa leeg. Hanggang sa mabuntis ka. Nung malaman niya nagdadalantano ka, sa pilitan pa niyang sinama sa Manila para manatiling lihim ang nangyari sa'yo hanggang madiscover namin ang kinalalagyan mo. Ano nararamdaman mo? Takot? Kaba? Nervyos. Yan ang sasabihin mo sa hukuman. Yan ang nararamdaman mo sa tuwing tututukan ka ng punyal ni Carding.
Leonor! Bakit nagawa mo sa akin ito? Isa lang kasalanang alam ko nagawa ko sa'yo. Ang naglihim ako, yun lang! Bakit pinarurusahan mo ako ng ganito? Hindi kita pinilit na sumama sa akin? Alam mo na gusto natin pareho ang nangyaring lahat. Hindi kita kinidnap. Sabihin mo naman sa mga kapatid mo. Ang totoo. Huwag mo naman ipaako sa akin ang kasalanang hindi ko ginawa. Ba't ka nandito? Hermin, wala akong kasalanang ginawa sa inyo magkakapatid. Lalo na kay Leonor. Masyado kang magpaliwanag. Teka nga lang muna. Magkano ba ang kailangan nyo? Alam kong pera lang gusto nyo. At ikaw, Leonor, akala ko pa naman. Naiiba ka sa mga kapatid mo. Yung pala pare-pareho lang kayo. Magkano ang gusto nyo? Nangiisulto ko ba? Umalis ka na! Leonor, sabihin mo sa kapatid mo na wala akong kasalanan. Umalis ka na! Leonor, para mo ng awa! Kung may natitira ka pang konsyensya, aminin mo na, wala akong kasalanan! Umalis ka na! Hindi ko kaya yung pinagagawa nila sa akin. Ano, mahal ko si Gardin. Mabuti siyang tao. Awang-awa kami ni Ray kay Ate Leonor, pero wala naman kaming magawa. Kilala namin si Kuya Hermin. Tototohanin niya ang bantang pagpatay kay Ate Leonor kapag hindi nasunod ang gusto niya. Kaya niyo, mauwi na tayo. Leonor, ako si Tina, ang asawa ni Gagbin. Huwag mo sana isipin na kaya kita kinakausap ngayon para baguhin ang desisyon mo. Hindi. Alam ko hindi natutulog ang Diyos. Kung talagang nagkasala si Cardin, dapat yun siya maparusahan. Leonor, makinig ka sa akin. Leonor, kung katotohanan ay pinaglaban mo, kakampi mo ako. At alam kong kakampi natin ang Diyos. Tara, tara! Mauli na tayo! Tara! Ito kung sino ang nasasaktan. Siya po. Gaano mo na katagal kakilala ang nasasaktan?
Magtatatlong buwan na po. Totoo bang siya'y nandigaw sa'yo? Opo. At totoo rin ba na sinapihan mo siya? Na hindi mo siya maaaring magustuhan? Totoo ba na sinapihan mo ang nasasaktan na kailanman ay wala siyang maaaring maasahan sa'yo? Opo. Ngunit, sa kabila pa rin doon ay patuloy pa rin siya sa paliligaw sa'yo. Opo. Noong ika-6 ng Oktubre, alas 6 ng hapon, habang ikaw ay naglalakad sa paanan ng bundok, bigla kang hinarang na nasasaktan. Pinutukan ka ng punyan sa leeg at sa pilitang kinuha ang iyong pagkababae. Totoo ba ito? Binibining Reyes, maaari bang isalaysay mo sa hukuman ito ang buong pangyayari? Hindi niya ako pinilit. Nagmamahalan kami. Hindi niya ako pinilit. Alam kong may asawa siya. Pinagtapat niya sa akin ito. Hindi niya ako totoong binukot. Kusa akong sumama sa kanya. Wala siyang kasalanan. Hindi siya dapat magdusa. Hindi siya masamang tao. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Sa kasalukuyan, parang bulang naglaho si Ate Leonor sa lugar namin. Ni walang balita tungkol sa kanya. Pero kung nasaan man siya ngayon, alam kong maligaya siya. Nakadama ng kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Dito ko natatapusin ang kasaysayang ito, Charo. Sana ay naibigan ng lahat ang kwentong ito at naway nakapagbigay aral sa karamihan. Hanggang dito na lamang, more power. Kumagalang, Kon. Tunay ngang may hangganan ang pagtitiis ng isang tao, maging babae man o lalaki. Kapag ang katotohanan ang nakasalalay, sino man ay matututong ipaglaban ang kanyang karapatan. Ang desisyon ni Leonor na ipagtapat sa hukuman ang katotohanan sa kabila ng mga banta ng kanyang mga kapatid ay tunay ngang kahanga-hanga. Ilan sa atin ang kagaya niya? Ilan sa atin ang maipaglalaban ang katotohanan sa harap ng panganib? Ito po si Charo Santos na nag-aanyaya sa inyo na muli kaming samahan sa Miyerkules. Dito po sa Maalaala Mo Kaya.